Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Our topic for this video is about angle of elevation and angle of depression. So, nung nakaraang lesson natin, ang pinag-usapan natin ay solution sa right triangle and oblique triangle. So, yung natutunan natin doon, i-apply lang natin ngayon dito. Ano nga ba yung angle of elevation? So, sabi dito, it is the angle formed between the horizontal line and the imaginary line of sight which is above the horizontal line. So, tatandaan ninyo, above the horizontal line. So, ito yung observer's eye natin. Then, nandito yung object. So, ito yung horizontal line. Then, may mabubuo na imaginary line of sight. Yung angle na na-form doon is angle of elevation. And yung angle of depression naman, it is the angle formed between the horizontal line and the imaginary line of sight which is below the horizontal line. So, kung kanina sa angle of elevation, above, dito naman sa angle of depression, below naman tayo. So, bago tayo pumunta sa mga problems na magiging example natin, so, tandaan muna natin yung pattern in solving problem. So, makakatulong kasi sa atin to para mas madali nating ma-solve yung mga problem. So, una, read the problem carefully and analyze what is to be done. So, syempre, iintindihin lang muna natin kung ano ba yung sinasabi sa problem. Pangalawa, sketch lang natin yung triangle that is described in the problem. Then, third step, assign values for the known and unknown quantity. So, ilalagay lang natin yung mga given and yung hinahanap. Number four, express the desired side or angle in terms of unknown trigonometric ratios. So, ratios yan ha. Then, number five, solve the problem. So, punta na tayo ngayon sa problem. So, sabi dito, a car is seen from the top of a building, 50 meters from the ground. If the car is 20 meters from the building, what is the angle of depression of the car from the building? So, una natin gagawin, do-drawing lang muna natin kung ano yung sinasabi sa problem. So, drawing natin, syempre, may building dyan, then meron daw car. So, sabi dito, a building 50 meters from the ground. And if the car is 20 meters from the building, what is the angle of depression of the car from the building? So, sabi dito guys, yung angle of depression daw, ano, yung below sa horizontal line. So, ito yon, yan yung angle dyan na na-form. So, lagi nyo tatandaan guys, angle of depression and angle of elevation is congruent. So, ibig sabihin, equal sila. So, kung meron kang angle dito, equal lang yan sa angle dito. Then, mapapansin natin, meron tayong nabuong right triangle. So, kung meron tayong right triangle, ang gagamitin lang natin is yung trigonometric function natin. So, dahil meron naman tayong given na dalawa, which is yung opposite side at adjacent side, makukuha na natin yung angle theta na yan, o yung hinahanap natin na angle of depression. Pero, tanong ko sa inyo, anong gagamitin nating trigonometric function? So, syempre, ang gagamitin natin is tangent theta na equal kay opposite over adjacent. So, sasubstitute lang natin yung 50 meters sa opposite, then 20 meters sa adjacent side natin. Then, compute na natin, ang makukuha natin is 68.20 degrees. So, palagyan na lang guys ng degrees dyan, hindi ko na nalagyan. Then, punta na tayo sa second example natin. A man who is 2 meters tall stands on horizontal ground. If he is 50 meters from the cliff, the angle of elevation of the top of the cliff from his eyes is 25 degrees. So, find the height of the clip. Then, lagay lang natin guys yung sinasabi sa problem. So, meron tayo ditong 2 meter tall naman. Then, lagay lang natin guys yung clip. Then, yung given na 50 meters and yung angle of elevation na 25 degrees. So, ang hinahanap dito guys, yung height ng clip. So, mapansin nyo, meron tayo ditong triangle. Ano? Ito kasi yung hinahanap guys eh. Yung buo na to. Kaso nga lang, sa triangle na to, ang ilalagay lang muna natin dyan, ano, let X yung opposite side dito, sa triangle na nabuo natin. Siyempre, yung y natin ngayon, equal na yan sa x plus 2 meters. So, una natin gagawin, kunin lang natin yung x, then pag nakuha natin yung x, substitute lang natin dito, makukuha na natin yung height ng clip. Okay? So, lipat lang natin guys yung triangle dito sa baba, para mas madali nating maintindihan. So, meron tayo dyang x, 25 degrees na angle, then adjacent side na 50 meters. So, dahil meron tayong opposite side at meron tayong adjacent side, ang gagamitin natin ay tangent theta ulit. Ano? Siyempre, parang kanina lang din yan. So, tangent theta natin equal sa x over 50 meters.
Then theta natin equals sa 25 degrees. So nilagay na natin dyan. So x natin ay equal sa 23.32 meters. Ngayon, sasubstitute na natin yung 23.32 meters na yan sa x para makuha natin yung total height ng clip. So yung total height ng clip ay equal sa 25.32 meters. Another example. So ito guys ay problem noong board exam ECE April 1998. Points A and B are 1,000 meters apart, are plotted on a straight highway running east and west. From A, the bearing of a tower C is 32 degrees north of west, and from B, the bearing of C is 26 degrees north of east. Approximate the distance of tower C to the highway. So drawing lang ulit natin. So syempre, meron tayong highway. Then lagay lang natin yung points A and B natin. Then yan yung tower C. So makakabuo tayo ng triangle. So sabi dito, the bearing of a tower C is 32 degrees north of west. So from A yun. So lalagay lang natin guys, ano? Pero dapat alam nyo kung paano maglagay ng degrees kapag merong ganyang north of west, then merong ganyang north of east. So ibig sabihin lang yan, pag sinabing north of west, mula sa west, susukat ka ng sinabing angle. So dahil 32 degrees yan, so from point A, so mula west, susukat tayo ng 32 degrees. Then yung north of east naman, so ibig sabihin mula east, susukat tayo pa north ng 26 degrees. So, ayan. Meron tayong 32 degrees at 26 degrees. Then yung hinahanap dito guys ay yung height, ano, o yung distance ng tower C sa highway. So maglagay na lang ako dyan ng D, ano, para meron tayo dito triangle ABC, then pwede nating gumawa ng ACD, and pwede tayong gumawa ng BDC. So, ayan. So, lagay din natin yung given na 1,000 meters. So, baba lang natin yung dalawang triangle para di tayo magulo. So, kahit guys, alin sa side BC at side AC yung mahanap natin, masosolve na natin yung distance ng tower C sa highway. Ano? So, o yung side CD natin. Pero dapat guys, alam ninyo yung angle C na to, yung nasa may triangle ABC. Para makuha natin yung isang side, yung AC man or yung BC. So, para masolve natin yan, so, alam naman natin guys na yung interior angle ng triangle is 180 degrees. So, i-minus lang natin yung angle B at angle A. So, makukuha natin is 122 degrees. Then, pwede na natin isolve yung AC na lang guys. AC na lang yung ginawa ko dito. So, solve for side AC using sine law in triangle ABC. So, substitute lang natin sa may formula natin. Ano? So, alam naman natin yung side AC. Ito yung side AC natin. Over sine 26 degrees o yung ka-opposite side niya, equal yan sa 1,000 meters over sa sine 122 degrees o yung angle C natin. Then, side AC natin ay equal sa 516.92 meters. So, ilalagay na natin ngayon dyan yung 516.92 meters. Masasolve na natin ngayon yung side CD. So, solve for side CD o yung X natin o yung distance ng tower C to the highway in triangle ACD. So, sine theta natin equals sa X over AC. So, sine theta yung gagamitin natin kasi meron tayong theta and meron tayong hypotenuse o yung AC natin na yan, given na yan. So, ang unknown na lang dito ay yung X natin, which is yung side CD natin o yung distance ng tower C to the highway. Then, lipat lang natin guys yung AC. So, magiging X equals sa AC times sine theta. Then, substitute na natin guys yung 516.92 meters, which is AC natin. Then, yung theta natin na 32 degrees. Then, makukuha natin ay 273.93 meters. So, yun na yung distance ng tower C to the highway. Another example. So, ito naman guys, problem noong board exam, CE November 1997. Points A and B are 100 meters apart, are on the same elevation as the foot of a building. The angles of elevation of the top of the building from points A and B are 21 degrees and 32 degrees respectively. How far is A from the building? So, drawing lang ulit natin guys. So, meron tayo ditong building, then meron tayong point A and B. So, sabi dyan guys, 100 meters apart daw sila. And meron daw silang 21 degrees and 32 degrees respectively. So, ang hinahanap dito guys, so, how far is A from the building? So, dito mula A hanggang B.
So, mag-let x muna tayo. Equal yan sa layo ng B o yung point B natin hanggang sa building natin. So, ibig sabihin, pag nakuha natin yung value ni x, i-plus lang natin yung 100 meters, makukuha na natin yung pinapahanap o yung layo ng A from the building. Then, lagay lang natin guys dyan, 148 degrees. So, bakit naging 148 degrees yan? So, kung maalala nyo guys, yung unang topic natin, yung angle. So, ito ay straight angle. And si straight angle ay binubuo ng 180 degrees. So, kung may 180 degrees pala sa isang straight angle, and meron tayo dito ng 32 degrees, so, ima-minus lang natin itong 32 degrees sa 180 degrees, then makukuha na natin yung 148 degrees. So, nakuha. Then, lagay lang natin guys yung 11 degrees. So, bakit nagkaroon ng 11 degrees dyan? So, syempre, alam naman natin, ang interior angle ng triangle ay 180 degrees. So, 180 degrees minus 148 degrees minus 21 degrees ay equal sa 11 degrees. Then, ilagay lang natin sa kabila naman yung 58 degrees. So, bakit nagkaroon ng 58 degrees dyan? Eh, diba guys, right triangle ito. So, ibig sabihin, meron tayo ditong right angle o equal siya sa 90 degrees. So, i-minus lang natin yung 90 degrees at 32 degrees sa 180 degrees. Then, makukuha natin yung 58 degrees na yan. So, lagyan lang natin guys ng another points. So, meron tayo ditong point C and point D. Then, lagay lang natin guys yung mga triangle natin. So, meron tayo ditong triangle ACD, triangle BCD, and triangle ABD. Then, solve na natin guys yung side BD from triangle ABD using sine law. So, bakit natin isosolve yung side BD na to? So, syempre, pag nakuha natin yung side BD na to, makukuha na rin natin yung side X. And pag nakuha natin yung side X na yan, syempre, i-add lang natin yung 100 meters. Then, mahanap na natin yung pinapahanap sa problem. So, gamit yung sine law, so meron tayo dito 100 meters over sine 11. So, ito guys, tingnan nyo mabuti, triangle ABD. So, dito yon triangle ABD. So, meron tayong 100 meters over sine 11 degrees. Then, makukuha natin yung BD over sine 21 degrees. So, saan ngayon equal yung BD natin? So, lipat lang natin yung sine 21 sa left side natin. Then, BD natin na equal sa 187.82 meters. So, kung ilalagay natin dito sa triangle BCD natin yung 187.82 meters na yan, mahanap na natin si X. Kaso nga lang, baka magtanong kayo, anong angle yung gagamitin? So, pwede kahit alin dyan. Tatandaan nyo lang, kapag ginamit nyo yung 32 degrees, ibig sabihin, yung X ninyo ay nasa adjacent side. Kapag naman ginamit ninyo yung 58 degrees, ibig sabihin, yung X ninyo ay nasa opposite side. So, equal lang din naman yung kalalabasan dyan. So, solve side BC o yung X natin from triangle BCD. So, sine theta natin equal sa opposite over hypotenuse. So, sine 58 degrees equal yan sa X over 187.82 meters. Then, lipat lang natin. So, yung X natin ngayon ay equal na sa 159.28 meters. So, paano naman kung yung 32 degrees yung gagamitin natin? Eh, di gagamitin natin is cosine theta since sabi ko nga kanina, adjacent natin ay magiging equal sa X o yung X natin, yun yung adjacent natin. So, substitute lang natin guys yung theta and yung side hypo natin, ano? So, yung X natin ngayon ay equal sa 187.82 meters times cosine 32 degrees. Then, input lang natin sa calculator yan, ang lalabas ay same lang. 159.28 meters. Then, i-add lang natin guys yung 100 meters. So, magiging side AC natin ay equal sa 259.28 meters. So, yun na yung final answer. Then, pwede naman guys, ang gawin ninyo, kunin nyo yun yung side AD. Ano? So, dito sa triangle ABD natin, makukuha natin yung side AD natin. So, pag nakuha na natin yung side AD natin, so, syempre, makukuha na natin yung side AC natin. Ito yun guys, oh. Pag nakuha nyo na yung side AD na to, syempre, makukuha nyo na yung side AC. So, equal lang din yan sa 259.28 meters. Another example. So, CE, November 1997. From the top of the tower A,
The angle of elevation of the top of the tower B is 46 degrees. From the foot of tower B, the angle of elevation of the top of the tower A is 28 degrees. Both towers are on the level ground. If the height of tower B is 120 meters, how high is tower A? So, syempre, ganun pa rin gagawin natin. Drawing lang natin yung tower A and tower B natin. Then, ilagay natin yung mga known values and unknown values. Ang sabi sa problem, from the top of tower A, the angle of elevation of the top of the tower B is 46 degrees. So, ibig sabihin, meron tayo ditong 46 degrees. Then, from the foot of tower B, the angle of elevation of top of the tower A is 28 degrees. So, meron tayo dyan 28 degrees. So, both towers are on the level ground. So, ayan, nasa level ground naman sila. So, meron daw yung height na 120 meters, yung tower B natin. So, ang inahanap, yung height ng tower A natin. So, ilagay lang natin, guys, yung iba pang angle. Ano? So, bakit naging 28 degrees yan? So, sabi ko sa inyo kanina, si angle of elevation and angle of depression ay congruent angle. So, ibig sabihin, equal lang sila. So, syempre, meron din tayo dyang 46 degrees. Then, makukuha natin dyan ay 44 degrees. So, bakit nagkaroon ng 44 degrees dyan? So, syempre, right angle yan. So, kung right angle yan, equal yan sa 90 degrees. So, kung meron kang 46 degrees dito sa kabila, so, 90 degrees minus 46 degrees ay equal sa 44 degrees. Then, lagay lang natin dito yung 62 degrees natin. So, 90 minus 28, lalabas yung 62 degrees na yan. Then, i-add na natin yung dalawang angle. So, ibig sabihin, 74 degrees yan. Then, lagyan lang natin, guys, ng point A, B, C, and D. Then, ilagay na natin yung mga triangle na mabubuo. So, meron tayo ditong triangle ABC and triangle BCD. So, ang inahanap natin, guys, itong side AC. So, paano natin mahanap yung side AC? So, mapansin nyo, meron tayo ditong side BC sa pangalawang triangle natin. And given dito yung isang side at yung tatlong angle. So, pag ginamitan natin ito ng sine law, makukuha natin yung side BC. Then, isubstitute lang natin dito o ilagay lang natin dito. Then, makukuha na natin yung side X natin o yung side AC. Which is yung height ng tower A. So, solve side BC from the triangle ABD using sine law. So, 120 meters over sine 74 degrees ay equal sa BC o side BC over sine 44 degrees. Lipat lang natin, guys, yung sine 44 degrees. So, BC natin ay equal sa 86.72 meters. So, lagay lang natin dyan. So, mapapansin ninyo, meron tayo ditong hypotenuse and meron tayo ditong theta. So, yung unknown value natin ay opposite. So, syempre, gagamitan natin yan ng sine theta equal sa opposite over hypotenuse, which is yung opposite natin ay equal sa x and yung BC natin ay equal sa 86.72 meters. So, lagay lang natin dyan. Then, x natin ay equal na sa 40.71 meters. So, yan na yung final answer natin. Yan na yung height ng tower A. So, hanggang dito na lang siguro, guys. And kung may tanong pa kayo, pwede naman kayong mag-comment dito sa comment section. Then sa mga estudyante ko, pwede nyo akong i-chat. And salamat sa pagtapos ng video natin. I hope na may natutunan kayo and sana napadali natin yung topic natin. And sa mga hindi pa nakapagsusubscribe, guys, pasubscribe na rin. And paklik na rin, guys, ang notification button o yung notification bell para updated kayo sa video na i-upload pa natin. So hanggang dito na lang. Maraming salamat, guys.